Yan guys, ito ako ngayon kasalukuyang nagtatahi ng notebook at bumili ko ng maraming notebook at baka sakaling may bumili o dagdag kita rin. Sa panahon ngayon, kailangan natin na umisip ang paraan kung paano tayo kikita. Bukod sa nagagawa ko ng dishwashing, ito, at sinubukan ko rin bumili ng maraming notebook pang para sa mga sa mga estudyante kasi balik eskwela na yung mga bata ngayon. At sana'y magtuloy-tuloy na ang ating face-to-face. Ito habang nagtatahi ako yan, panoorin ninyo kung paano ako magtahi. Dati ang alam kong tinatahi lang noon ay ang damit. Ngayon pati pala notebook tinatahi na rin. At isa na ako sa nagtatahi ng notebook ngayon. Kaya ito, samahin niyo ako at panoorin habang nagtatahi ng notebook. Alam niyo guys, hindi naman talaga ito ang aking munting pinagkakitaan. Talagang dishwashing lang talaga. So naisipan ko lang bumili ng maraming notebook at para pambenta dito sa aming munting tindahan. Sayang din naman kasi. At saka pag may bumili ng may spring, oh good. Pero mas maganda yung may tahi kalimitan kasi may tahi yung hinahanap ng mga tao. Kaya tinatahi ko. Iba kasi yung presyo ng may tahi. Mas maganda-ganda yung kita. Kaya nainganya akong bumili ng maraming notebook para pambenta. Sa hirap pa naman ng buhay ngayon at ang mga tao ay nanghihinayang mamasahe, pumunta sa pamilihan. So dito sa sa akin na sila bibili. Minsan inaalo ko ito sa sa GC. Mga friends, ganyan, i-chat ko lang sila, alok ko kung gusto nilang bumili ng notebook. Kahit sa dishwashing, ganun din ang ginagawa ko. Kaya minsan busy, hindi makapag-YT. Alam niyo ba guys, ay ako kahit anong pagkakitaan, okay yan sa akin. Basta kikita ako, basta malinis. Basta sa malinis na paraan at kahit maliit ang kita, sige lang ako. Basta alam kong may oras ako. Pasensya na at may kabalagalan at hindi naman talaga ako totaling sanay na magtahi ng notebook. Pero sinisikap ko na maging maganda yung kalalabasan ng ginagawa ko. Sayang din naman kung pupunta ka sa isang pamilihan at hindi mo rin naman dadamihan sa sobrang mahal ng mga bilihin at kailangan pa magpabalik-balik. Damihan mo na. Hindi din naman ito masasayang. May susunod pang taon, marami pang taon na mag-aaral yung mga bata. Kapag walang bumili, di okay lang. Re-reserve na lang namin sa susunod. Tsaka maganda na rin may mga reserba kang mga gamit na pang eskwela kasi taon-taon tumataas yung bilihin. Ang hirap na mag-budget ng pera. Lalo na ngayon, face-to-face na. Sana nga magtuloy-tuloy na hindi na mahirapan yung mga bata sa online. Mas okay pa yung face-to-face, talagang mas matututo sila. Hindi gaya nun na online. Parang walang ganang mag-aral yung mga bata. Ang ginagawa lang, nagigames eh.
Nanonood ng YouTube, naglalaro, yun lang. Minsan nga, tulog na kami mag-asawa. Yung anak ko, naglalaro pa rin ng tablet eh. Kaya mas okay na yung, ano, yung face-to-face. Mahirap yung online ng online. Eh, imbis na makabuti sa mga bata, parang lalong nakasama. Ingat lang sa karayom at baka matusok. Dahan-dahan lang. Checkin natin maigi kung talagang okay yung paglulusot ng karayom. Yan. Basta tuloy-tuloy lang. Balik-balik. Mas maganda na rin kasi yung tahi yung notebook kasi yung spring sumasabit niyan sa bag eh. Maari pa yun na ikasira ng bag eh. Kalimitan kasi ganyan eh. Kaya nasisira yung bag. Gawa yung spring sumasabit sa bag. Kaya mas mabuting tahiin yung notebook. Ayan, malapit na. Ayan, natin buhol natin sa dulo. Pasensya na at medyo may kabagalan ng mananahin. Tapos niyan, ibuhol. Isa pang buhol. At isa pang buhol. Para secure na hindi siya matatanggal. Tapos niyan ay gupitin, pantayin yung dulo ng sinulid. Sindihan ng lighter ng mabilis yun. Yan. Para hindi masira yung pinakadulo. Pasensya na at maingay. May aso yung kapitbahay namin. Dalawa na akong notebook. Pumatahi. Isa pa uli. Medyo marami-rami yung tatahiin kong yan. Sukatin ang sinulid sa tapat ng notebook. Wait lang, bubol ko lang ito. Ayan. First. Isa pa uli. At isa pa uli. Bali, tatlo. Tatlong fold dyan ng tali sa tapat ng itatapat sa notebook para makita natin kung sakto na okay.
tapos yung spring, dahan-dahan lang sa pagtanggal ng dulo na spring at matulis. Careful guys, careful. Kung sakaling kayo ay magtatahi ng muto. Ikot palabas yung spring. At isudulusot na natin doon sa butas ng notebook. At mag-iiwan tayo ng half inch na labis na sinulid sa dulo. Oops, yan. Bumuhol na. Sabi ko sa inyo guys, hindi talaga ako mananahin. Yan, buhol-buhol na. Naku po, yan ah. Yan, nagkabuhol-buhol na. Sa totoo lang, ang hirap talaga manahi na habang nagsasalita ka. Tuloy-tuloy lang ang pagtatahi. Pero habang tumatagal naman ay bumibilis naman na magtahi. Tsaga-tsaga lang. Kung gustong kumita ng pera, tsaga lang. Alternate lang. Oops. Lusot sa kabilang butas. Lusot ulit sa kabilang butas. Paulit-ulit na ganun lang. Notebook pa lang itong tinatahi ko. Paano kaya kung damit na?
Pagdating sa dulo, ganun ulit, ibalik lang. Oops, ibalik. Ganun. Alternate na yan. Dahan-dahan lang at baka matusok ang mukha ng karayong. Ayan, malapit na. Careful guys, baka matusok yung kamay natin. Nakikita nyo naman kung paano ko tinatahi. Yan, ingat-ingat sa karayong malaki.